May sigabang matanda? Yan! Sandali lang. Teka, teka, anong plano nyo? Ba't ikaw? Sino ka ba? Ako ang coach. Pare, ito pala ang coach. Matagal eh. Kasi ito. Ito naman. Ang pampulot. Oh, mukhang nagkakasulot yun ah. Tsss, kung hindi. Ganyan talagang basketball dyan, pero may nagkakagulo. Naku, baka nagugulpi na yung mga idol ko. Teka ha. Sandali. Sino ang idol mo? Eh, ikaw. Eh, ano yan? Ikaw. Kayo nang nalamog, kayo pang nagpainom. Parang nanalo tayo eh. Kaya lang, yun ang hindi okay. Tanggal ang salamin niya, pero naka-shades pa rin siya. Babalik naman talaga kami, coach eh. Kaya lang, dumating yung barangay. Eh, mahirap na may hustisya ang kalabanin natin, di ba? Oo nga, boss. Kundi dahil sa mga barangay tano na yun eh. Bugbog sarado sila sa amin. Kaya lang nanakbo kayo. Pero okay lang yun. Mabuti naman eh, sa hirap tayo nagsama-sama. Para sa bandang huli, puro ginhawa naman. At saka, iba na rin ang may pinagsamahan. Magmula ngayon, hindi lamang sa basketball niyo ako magiging coach. Sa mas malaking bagay. Sa negosyo. Coach, businessman din ba kayo? Ang lagay eh, ginagamit ko lang ito. Paano paggamit nito? Mabuti pa ikuwento ko sa inyo ang buhay ko. Nung araw, once upon a time, bagets pa ako noon. Mahilig na ako sa negosyo. Anong negosyo niyo? Ang negosyo ko, babae. Yan ang buhay ko na dapat pamarisa ng mga tulad ninyo. Ginamit kong puna ng aking gandang lalaki, ang aking talino, at ang aking mabilis na paa sa pagtakbo. Kaya eto, hanggang ngayon, binata pa rin. Minsan, may sabit, pero nakakasibat pa rin. Alam nyo, nanghihinayan ako sa mga talino ninyo. Sa mga gandang lalaki ninyo. Kumbaga sa basketball eh, masasayang. Total, mahilig kayo sa bola. Gamitin nyo sa cheeks. Mambola kayo. Ngayon,
mahilig kayo sa mga chicks na may libre inom na, may pulutan pa, dito kayo sa mga waitress. Kung gano'ng kagaslaw mga yan, ganun din katindi umibig ang mga yan. Kaya ang kailangan dyan eh, gentleman approach. Ang trato dyan eh, para silang mga Maria Clara. Kaya ang forma eh, pangiti-ngiti, pasulyap-sulyap, pahipo-hipo. Asan? Saan niyo pumapapes sa mga bata ko? Adyo, boss. Ganito. Na-discrino lang kami sa Mindanao, naglalanti na kayo. Leader! Lapel! Hansi! Sabel! Ayaw ka! Oo, hey! Kapalap ka! Pagpapatay namin kayo dito! Sige natin ang araw! Ay, pap! Ingat lang kayo, ha? Baka mga bata ng pulis ang mga napili nyo. O kaya, eh, kabit ng militar. Oh, man. Delikado tayo. Mga asawa, mga pinsan, huwag niyong pakikialaman. Oh, leader niya! Pag-asya ko to, sir! Walang ba yan? Hindi lang ang tatlong babae ang akin. Pati ang biro sa ito. Ako mayari. Inyante! O yan, wala na. Ubus na. Yun ang huling pera ko. Ginastos ko sa mga sikmura nyo. At yung konting naipon ko sa bangko ay nagastos ko naman sa kotse at sa mga damit ninyo. Ngayon, yung mga lakad-lakad natin, yung pagbibigay ko ng seminar sa inyo. Seminar? Saan tayo nag-seminar, Tito Edo? Seminar? Saan? Doon sa mga meeting natin. Doon sa mga usap-usapan natin. Ako kapitalista at kayo naman ang mga kasosyo ko. At alam kong nag-iisa rin kayo sa buhay katulad ko. Ikaw, Eric. Probinsyano, tisoy, napadpad sa Maynila, patambay-tambay. Nakikitira sa mga kamag-anak mo. At ikaw naman, Ronel. Isang estudyanteng 10 taon na sa high school, layas sa magulang, at nakikitira sa lahat ng kamag-anak kung saan-saan napapadpad. Ikaw, Miguel. Pakombo-kombo. Papadala ka rin sa Japan. Yung pala ay naloko ka ng recruiter mo. Kaya naiiyak akong bumalik sa lugar ninyo. Ikaw, Gestoni, ang ambisyon mo ka mo ay maging mayaman. Pero ang tatay mo ay nabubuhay lamang sa sakla. Pag-ala-gala, naghahanap ng swerte. Isa kang kataas ng sakla. Ang lahat ng yan, iisa lang ibig sabihin na kayo ay palamunin ng tinitirahan ninyo. Totoo yun. At ako naman ay narito para tulungan kayo. Alam nyo naman na nasimot na lahat ng naipong ko. Pero hindi ako nanginginayan. Dahil alam kong tutulungan nyo ako sa aking negosyo. Eh, sa ating negosyo. Toast tayo. Isa para sa lima, lima para sa isa. Patnubayan kayo sa gagawin nyong pambababae. At naway magtagumpay tayo sa ating negosyo. Linda, tingnan mo yun, ang cute. Oo, napansin ko nga eh. Kanina pa tingin-tingin sa atin. Mukhang mayaman, ano? Oo nga eh. At tipong seryoso pa. Panay ang aral eh. Hi, beautiful. Okay yung hairdo mo. Okay. Pero mas bagay siguro kung may streaks, di ba?
Kita mo, sabi ko na sa'yo eh. Thanks for the concern, ha. What color kaya ang bagay? Well, excuse me. Oh, ayan, tumawag ka na. Sabi mo, emergency, tatawagan mo. Oh, tawag na. Ah, hindi po nakakaya sa'yo. Nasa kwarto mo na ako. Dalawa pa kama. Wala pa parents mo? Ah, wala sila. At saka nagkakilala tayo kanina. So, walang masama kung nandito tayo sa loob ng kwarto ko. Asya nga pala itong tatawagan ko, magagawa na alahas. Katunayan nga, nagpapuga ako ng 3 quintas. Gagamitin ko sa party mamaya. Oh, talaga? Mahilig din ako sa alahas. Alam ko. For more videos and updates, just click here to subscribe.